Nag-gets nyo? Hindi, ano lang yan. Pang ano. Ryan! Welcome guys for another episode ng Mekaniko Turned Vlogger versus Real Ryan. Kung updated ka sa Facebook page ko na Real Ryan, under fire na naman tayo ng bashers or mga fans ng mega ano, na puro paninira daw tayo. Kung hindi nyo alam ano ang mega trend, mega ano, mamaya malalaman nyo, isang sikat na magaling daw gumawa ng sasakyan. Minsan, gumawa ng kwento na naka-video, mala-expose ipang edit. Oh, baka may magsalita na naman. Hindi ko inaangkin tong video na to, gagamitin natin to as reference video na pasok sa fair use policy. Para naman may context kayo, di ba? Oh, nakasulat dyan kung saan galing ang video. Tara, panoorin natin. Ang nakita ko lang, yung post ng Anonymous na ni ano, yung Ryan. Kaya nag-comment ako dun, may mali ba sa post? Kasi hindi ko nakita yung post niya, yung post lang ng Anonymous. Merong Anonymous na nag-post? Oo, na parang sinasabi niya dun na parang tinitira kayo. Pinicture na naman kayo, ganon. Tinanong ko, may mali ba sa post? May masama ba sa post? Kasi sa akin, wala naman akong masamang ano doon. Teka lang ate, wala kang ginawang mali. Wala talaga. Kahit sinong owner, kung walang sinusunod na SRP ang isang shop, normal magtanong. Okay, continue. Tapusin na natin yung video hanggang dulo. Yung sinakyan kong Grab, hindi ko naman yun kilala. Pero ito nga yung tinuro. Unang-una, hindi naman siya nagtingin ng permission sa akin na i-re-repost niya yun eh. Post ko yun eh. Doon lang yun sa group namin eh, bakit niya i-re-repost. Oh. Unang-una, hindi naman siya nagtingin ng permission sa akin na i-re-repost niya yun eh. Post ko yun eh. Doon lang yun sa group namin eh, bakit niya i-re-repost. Oh. Unang-una, hindi naman siya nagtingin ng permission sa akin na i-re-repost niya yun eh. Post ko yun eh. Doon lang yun sa group namin. Yung clarification na malaman natin kung ano ba yung naging situation, at least marinig namin sa inyo. Ako po si Miriam Espina. Nagtatrabaho po sa Pasay City Hall. Dinala ko po dito yung kotse kasi nung one time na may nasakyan akong Grab driver, ang sabi niya sa akin, dito ko nga daw dalhin. Kasi nagtanong ako sa kanya regarding kung ano yung gagawin ko dun sa problema ko sa kotse na mahina humatak. Tapos parang may tumutunog kasi kapag minsan nagka-clutch ako, kesa inisip ko na lumala yung damage, kaya dinala ko na agad dito. Yun, binanggit niya to. Sabi niya, ano, i-search mo yung mega. Ano ba nga to, mega trend? May ano ba to, mega ano? Hindi ko nga masyado ka to. Ano ba to, mega? Master Garage. Ayun, sa Master Garage mo, ano, i-search mo yun, meron silang page. At sinabi niya na, ano, magaling daw gumawa dito. Sabi niyang ganon. Person ko lang yun. Kung huling niroad ko sa atato, wala talaga, no? Bigas talaga. Ngayon lang siya lumambot na kahit nung unang kuha. Ay, naku kuya, nanimig ko. It's okay. Sige, ma'am. Practice lang. Practice kasi bagong palit siya. Yung cambio naman, okay lang. Kasi dati, pag nagre-reverse ako, may tunog. Pero ma'am, so far, okay naman. So far... Oo, malambot lang talaga din ng sobra. Masasanay lang din siguro. Oo, masasanay ka rin dyan. Oh, yun, no? Swabing-swabe, oh. Ayan, no? Kasi ako simula nung binili ko to, ganun na hindi, ngayon lang ako nakaano na malambot. Na malambot. Kasi nung unang bili ko, yung bagong labas, medyo matigas na ng konti. Konti pa lang ha, tapos tumigas na. Ayun. Sige ma'am, pagka ngayon, nagamit mo na, bukas dadali mo sa office, gagamitin mo, pwede mo kong tawagan. Bigyan mo ko feedback kung anong maging resulta, okay? Okay. Sige ma'am. Hindi naman tama yun na igagrab niya yung post ko, tapos ipopost niya, nang hindi man lang siya nagsasabi sa akin, eh wala naman din akong intention doon, na share ko lang din doon sa group namin, kung okay lang yung charge. Igagrab niya yung post ko, tapos ipopost niya, nang hindi man lang siya nagsasabi sa akin. Eh, wala naman din akong intention doon, na share ko lang din doon sa group namin, kung okay lang yung charge.
Wow, ang bigat ng huling message niya, no? Kung i-analyze mo, anong point ng video at may pa-call out pa sa akin? Pero, saan nga ba to lahat nag-umpisa? Isang araw, ang dami kong PM na natanggap na may trending post sa isang FB car group. Kaya pinost ko sa Facebook, screenshot nung nag-post at screenshot nung group chat na shinare sa akin. Sabay caption ng pinagpepiestahan ngayon sa FB car group at group chats. Sabay nag-comment na rin ako agad na sa totoo, wala naman tayong karapatan sa presyo ng benta o gawa ng iba. Presyo nila yan eh. Basta sana, huwag nagkakalat ng kalokohan contents yung mga marurunong. Meron ba tayong masamang sinabi tungkol sa kanila? Wala, di ba? Pwede naman sana ako mismo nag-comment sa post niya. Pero kapag nabasa ng mga fanboys na ako mismo, baka ako na naman ang magmukhang masama o bias. Since ang dami na rin naman nag-send sa akin ng screenshots ng post ni ate na nagtatanong sa mga taong hindi niya talagang kilala, ibig sabihin, ang intention ni ate, kaya siya nag-post sa FB car groups ay para makakuha ng feedback ng iba. Kaya pinost ko na lang rin para tulungan siya na mas maraming siyang sagot na makuha. Pero, anong ginawa ni Mega ano? Bago nung video na napanood natin, nag-post sila na nagdi-delete daw tayo ng comment, nagnanakaw sa group page nila, tira ng tira for views. Bakit di ko raw i-content yung may naputulan ng spark plug? Teka, ito ba yung sa kalamba? Yung naputol ng mekaniko yung spark plug ng isang V6? Diba? Shop ng tropa mo yun? Bakit mo nilalaglag? Gusto nyo ba gawang ko pa ng episode to? Comment below! Tapos, hindi daw ako iniimbita sa car meets. Anong meet ang pinag-uusapan natin dito? Yung meets na pinupuntahan ko, andito. Yung meets na naimbitahan, siya kuno, andito. Kita nyo pa ba sa screen? Hindi, di ba? Alam nyo na kung asang level. Tsaka alam naman natin na nagpaka-sponky ang tunay na may-ari ng Mega ano para lang makasabit. Parang ang dami na niyang sinabi, di ba? Tapos, may screenshot ng comment ni ate sa page ko na sana nag-abiso daw ako bago nag-repost. Di ba? Nagtatanong siya sa public. Kaya tinutulungan natin si ate para mas may sumagot sa kanya. Teka, akala ko ba sharing is caring? Unless, iba pala ang pakay ni ate. Sabay dagdag niya na coat lang naman pala. Binayaran daw niya is 25,000 lang and worth it daw ito. Good for you ate. Pero worth it nga ba talaga? Base dito sa pinost niya na coat, TMS na 10,000, 29,000 sa transmission, kung ito total natin, 39,000. Ang nakakatawa dito, yung nag-report sa akin sa chat, nag-send ng isang legit online seller ng genuine Suzuki parts na si Mr. Robert. Ang presyo para sa clutch components, nasa 5,000. Sa sumunod na picture, set of 3 na spark plugs na genuine din, 899. Versus sa presyo sa coat niya na 14,500 at 36,000. Dito pa lang, sa difference na to, 11,500 na kagad. E di 28 na lang kagad ang total bill, di ba? Tapos, dalawa pa lang ang na-highlight dyan. At kung may talent fee pa si ate, sa paglabas sa video, pwedeng may additional discount. Kaya sulit ba ang 25,000 na siningil kay ate? Pero again, hindi ko nga kuno-question yung presyo. Kung titingnan ng mga nakakaintindi, sa dami ng tao na nag-report sa akin sa chat na gusto ko magsalita ng masama tungkol sa tanong ni ate, pinili kong sabihin na tulad ng sinabi ko kanina sa comment, wala tayong karapatan sa presyo ng benta o serbisyo na binibigay nila. Ibig sabihin, nire-respeto ko yung presyo ng isang negosyante na nagbigay ng serbisyo at namumuhunan ng pyesa. Ang importante, hindi mali. Kaya dito, ako, nabigatan sa sinabi nila sa video na kung gusto natin itaas ang standards ng automotive industry, maghilahan tayo pataas, huwag pababa. Narinig nyo ba etong pahayag nyo? Masyado kayong mabigat. Kaya hindi talaga kayo makakalusot sa singkit. Ang moral lesson dito, tumingin sa salamin. Baka pala ang sinasabi mo tungkol sa iba ay para sa'yo, copy. Para sa mga nag-iisip, tingin mo, anong agenda ni Mega ano para maglabas ng ganong video? Comment below.
Pero kung titingnan mo, no, paano nga naman niya nahanap si Mega ano kung hindi nga ay alam anong isa-search? Di ba? Nag-gets niyo? Hindi, ano lang yan. Pang ano. O, teka. Pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.